After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. He was hungry. How to start your journey to victory? Number one, spiritual guidance. Kinakailangan, you must be led by the Holy Spirit. You must be led also by spiritual people. Kinakailangan, may nagko-coach sa atin, may nagli-lead sa atin. Alam mo, may nagpupush sa atin. Kasi kung ikaw lang, bakit ka pupunta sa wilderness? Nakuha natin, mahirap doon. Kaya lang kapag nagtitiwala ka doon sa leading ng Holy Spirit, bakit hindi ako pupunta dyan? Doon masusuo yung glory. Doon makikita yung kapangyarihan, doon makikita kung paano tumaob ang demonyo. Nakuha po natin, bakit hindi ako pupunta sa arenang ito? Alam ko mahirap, pero dito rin ako sasabitan ng medalya. Dito rin ako madedeclare na champion. Kapag malinaw, kaya lang, importante may nagko-coach, importante may nagli-lead, importante may nag-guide. But verse 2, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. How to start your journey to victory? Number 2 is spiritual discipline. Napaka-importante ng spiritual discipline. So dito po mga kapatid, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. So doing fasting and regular devotion like prayer and Bible reading are what we call spiritual disciplines. Itong pagbabasa ng Bible, yung regular, tapos ito pong pagfa-fasting, ang tawag natin dito ay spiritual discipline. Because there would be no spiritual victory without spiritual discipline. Walang tagumpay, kapatid, kapag walang disiplina. In fact, the bridge between your goal and your destiny or your dream is discipline. Ang nagtutulay, pwedeng habang buhay, mag-goal setting lang tayo. Pwede, ito goal ko, ito yung goal ko ngayon taon na ito. Grabe, ito yung patutunguhan ko. Hindi mo mararating yan, hanggang tanaw lang yan, hanggang pangarap lang. Pero ang magbe-bridge dyan, kapatid, ay yung disiplina. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Marami na po ang nabiktima ng hallucination. Kasi nga, hallucination lang. Kasi wala naman disiplina, nangarap lang, pero walang disiplina. At alam mo, pati sa spiritual life, marami na nabiktima ng hallucination. Ah, ganito kasi sinasabi. Sinasabi ni Lord, di ka nga nagbabasa ng Bible. Kanino mo nabasa yan? Alam mo, sabi ng Panginoon, anong verse? Hindi, basta sinabi ng Panginoon, hindi pwede, kapatid. Marami na po ang nabiktima ng hallucination kasi hindi nagdi-devotion. Kung ano-ano ang naririnig at kung ano-ano ang nararamdaman. Ngayon taon na ito, marami kang mararamdaman at marami kang maririnig. Kaya importante, kapatid, na sinasharpen natin yung ating pandinig sa Panginoon. So tayo po dito sa Amazing Hope, dito po sa ating church, we as a church, always do prayer and fasting every first month of the year. Tulad po ng mga pinost po natin noong nakaraan linggo. So may mga guide po tayo na susundin, prayer and fasting natin. Why? Tingnan nyo na lang yung mga posters po natin, yung mga tanuin nyo na lang yung mga leaders natin kasi po ginagawa natin ito. Why? Gusto natin masimulan ng matagumpay yung taon natin. Kaya yung mga strategy po natin taon-taon, nandiyan dyan kung kailan po yung schedule natin sa pagpe-prayer and fasting natin. Why? Bigyan ko po kayo ng ilang example. Bakit ba kinakailangan ng mga spiritual disciplines na ito? Bakit kinakailangan natin as a church ng prayer and fasting? Acts chapter 13 verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, spiritual discipline, the Holy Spirit said, set apart for me Paul and Barnabas for the work to which I have called them. The Holy Spirit said. Bakit kinakailangan ng discipline? Una, para maging sharp ka. Because spiritual discipline sharpens. Ang mga may spiritual discipline, number one, is sharp. Because spiritual discipline will sharpen your discernment. Magiging, alam mo yon, sharp ka pagdating sa voice nito. While they were worshiping the Lord, hindi sinabi dito, the Holy Spirit said, hindi, while they were worshiping the Lord and fasting. Madedetect mo ngayon kapag yan yung leading ng Panginoon. So yung mga tao nag-i-engage sa spiritual discipline, sharp yan. Kaya masarap magtanong, masarap kasama yung mga taong disiplinado. Lalo pagdating kay Lord. Why? Sharp. The Holy Spirit said. Kaya yung mga sabing sabi ni Lord, tapos hindi ko nakita ang nagdi-devotion,
di masugid na nag-aaral ng salita na yun, di matindi ng salita na yun, di matindi prayer life, naku, huwag mo pinapakinggan yun, kahit Lord pa. Maliligaw ka lang. Kasi ang mga taong nag-i-engage sa spiritual discipline ay sharp. Pangalawa, sila ay strong. Joel 2 verse 12. This is the Lord's message. Now come back to me with all of your heart. Cry, mourn, and don't eat anything. Show that you are sad for doing wrong. Ibig sabihin, hihina ang flesh mo, pero palalakasin ka ng Panginoon. By the way, sorry, in Matthew chapter 17 verse 21, ito po mas maganda to, mas malinaw. Matthew 17:21. Sabi dito, ngunit ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lamang sa pamamagitan ng pag-aayuno. Pamamagitan ng pag-aayuno. So ang spiritual discipline ay hindi lang nagsasharpen, ito rin kapatid ay nag-strengthen. Ibig sabihin palalakasin kanito. Ibig sabihin kasi dito hindi nila mapalayas yung masamang espiritu in Matthew chapter 17 verse 21. Sabi dito, mapalayas lamang ang masamang espiritu ito sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. So kapag hindi mo madali sa prayer, kinakailan, lagyan mo ng fasting. So ang spiritual discipline, hindi lang siya nagsasharpen, kundi nagstrengthen din siya. Kaya lang sa spiritual discipline, pwedeng humina yung katawan mo, pero lalakas ka spiritually. Ibig sabihin, kaya mong banggain yung atake ng kaaway. O yung harang ng kaaway, kaya mong wasakin. Ang may spiritual discipline, sila ay sharp, sila ay strong, at sila ay sanctified. Why? Kasi ginagamit din po ang prayer and fasting dati, ang spiritual discipline, to show that you are mourning. Kung sinasabi natin, kung gusto mong magtanggal ng guilt, ito po yung binasa ko kanina. This is the Lord's message, Joel chapter 2, verse 12. Now come back to me with all of your heart. Cry and mourn and don't eat anything. Show that you are sad for doing wrong. So ito din ay nagsasanctified. Nagsasharpen, nag-strengthen, and then nagsasanctified. So tatlong isang at kaagad ang nabibigay kapag nag-engage ka sa spiritual discipline. Sila ay sharp, strong, and sanctified. Bakit hindi ako mag-i-engage dito? Dahil lahat naman ng kampiyon ay naging disiplinado. Kaya pagdating dito, balik tayo dun sa verse natin, verse 2. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Tama yun, may mga bagay na dinisiplina sa'yo. Pero pagharap niya kay Satanas, kayang-kaya. Kayang-kaya niya. Why? After fasting 40 days and 40 nights. Tandaan natin ang spiritual discipline, it takes time. 40 days and 40 nights. Kaya yung mga taong mag-gym ka, isang araw lang, isang linggo lang, tapos maghahanap ka ng muscle, maghahanap ka ng strength, teka lang. It takes time. It takes time and it takes patience. After 40 days and 40 nights, kinakailangan ng time, kinakailangan ng pasensya, kinakailangan din ng sakripisyo. He was hungry. Kaya pag ikaw nag-engage sa discipline, talaga magsasacrifice ka. Kaya lang, ganun talaga, mahihirapan ka sa una. Ang maganda nito, yung resulta. So we really need spiritual discipline as a church. So napaka-importante po nito, mga kapatid. I hope na lahat po tayo ay mag-engage dito para maging sharp tayo, maging strong, and even maging sanctified. Tanggal guilt ito. Kapatid, I don't know kung meron sa atin dito tinatamaan ang guilt. Ngayon yung panahon na kung saan dapat natatanggal ito, dapat na iaayos tayo. Kasi paano ka uusad? How can you go to the next chapter of your life if you keep on reading itong chapter na ito na kinalalagyan mo ngayon? Paano ka uusad ngayon? So, kinakailangan makalaya ka dito. Kinakailangan makalaya tayo. So, after fasting 40 days and 40 nights, Jesus na to, mga kapatid. Kaya nga, naging magandang example ang ating Panginoong Jesucristo. Kung gusto natin ma-assure yung victory for this whole year, engage in spiritual discipline. So, how to start your journey to victory? Number one, importante yung spiritual guidance. Pangalawa, importante yung spiritual discipline. If you want to become a champion in life, engage in spiritual discipline. Hindi po natin pwedeng tanggalin ito. Hindi natin pwedeng lagpasan ito. Kinakailangan pagdaanan mo ito. Mahirap, pero kapatid, ito ay worth it.